orange naman kay Kuya Taiga. Medyo ngayon medyo ano na to, prop, safe place kasi tanggalan na to, di ba? Tanggalan na yan. Tanggalan na yan. Let's see kung anong mangyayari dito for both teams. Tinitignan ko 'yung items ngayon, eh, no. Medyo same ba sila? May puso ng saging. Ito si Fernandez. Ay! Hindi natin naman dito. Ayun! Si Clark! Napitas pa? Question mark. Sabi mo, mo. Wala. Focus lang. Oh. Pero tinatapatan nila dito. Ah. This is a 2-1. Sabay nabit ka lang dito. Si Fernandez, unti-unting bumabagsak. Infamous. Down to 0 ang kanilang kills points dito. Maki disengaging flicker out. That's a bait coming from no connection. And Janus bailing out against the 3 members ng no connection. Magandang unang tirada dito ng no connection. They know na lamang sila sa early game aggression. Kasi ang balir talaga dong. Ang nagpapadaya dyan sa tingin ko yung first kill, eh. May stock. Yung bursting fireball. Yung bursting fireball. At saka yung ano, yung putok-batok. Ay! Yung stats kasi sa ML, do. Sa ML, hindi mo makikita agad, eh. Parang pag naglalaro ka, hindi mo mapapansin agad na pumapatong na yung mga stock sa'yo. Parang halimbawa, kay carry. Di ba pag hinatake ka ng carry? Tapos pag ano, kapag, na, yun nga, pag tinatamaan ko ng bursting fireball, yung passive, yung putok-batok, kada putok nun may stun, eh. Hindi mo parang hindi mo agad mapapansin. Mapapansin mo, pero yun nga, pag na-stun ka na, parang ay oo nga pala, may ano, may proc nga pala to, parang ganun. So, makati talaga, balir. Tama, makati. Ito, manood ka talaga, Erica, pero ang inahantay ko talaga yung 300 stars ni Erica na i-donate, eh. Yun na lang, eh. No? Yun na lang talaga iniintay para mag-start na talaga yung mainit yung laban, eh. Oo nga, eh. Laban tayo dyan, Erica Estrada. Guys, huwag niyong isa-search sa Facebook, huwag niyo rin i-add. Erica Estrada. Meanwhile, eto na, nagpagabi. Patakopo! Kinobolicious! Ni Janus! Medyo napektosan sila dito sa ginagawa nila. 1-2 ang ating score. Somehow 600 lang ang gold lead. Getting a momentum or inuumpisa na ng Infamous PH. And a huge rotation or switch coming from Infamous. Nagbumaba doon si Fernandez. Kanina nasa top siya, eh. Kasi may puso siya ng saging dito. Ngayon yung puso ng saging, hindi kaya, eh. Hindi diba? Kaya. Hindi pa yung puso ng... Kailangan makuha niya yung ano, yung puso ng saging na, alam mo yon, yung nilunok ni Pedro Pinduko. Oh. Ay, Pedro Pinduko pa nga. And, let's see kung kaya ba doon ni Fernandez, buhatin tong mga to. Kumbaga, bubuhat siya ng Captain Barbell. Ay, oh. Si Captain Barbell, bubuhat siya dito ng buong team. Buong team. O magiging ano, Ascobar. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Pag sinabi Ascobar, yan yung ano si Captain Barbell. Asido contra Barbaño. Yun ba yun? Oh, yun na. Ito na. Trying to hold this engaging naman si Krami. Ang ganda na pagka-ibit dito, Patrick. Ang ganda sana ng, ano, ng pasok niya. Pero it's not enough to take down Fernandez. Oy! As Lembot, baby bouncing ball. Binigat to hit. In-engage siya dito. Ramses with the throw. Arrow will connect. And now, this is only a dummy move. Nakukuha nila dito ang Turtle 4 na no connection. Sinay ko lang pala ng no connection. Sinay ko lang pala yung Watson. Yung gera para makuha yung Turtle. Yun talaga plano. Parang yung no connection ngayon, mas nahanap na nila yung tempo nila. Kumbaga, parang kanina nung game 1, medyo tulog pa sila. Ngayon, gising na sila kasi they're now controlling the fight. Sila na yung nagsisimula lagi nung laban, eh. May counter-initiate dito si Erica Estrada. Ano? Nag-donate ng 300 stars. Tapos, Mark, kung gusto nyo magtoko-toko-to challenge si Prof at Manjin. Ah. Basta huwag nyo yung add, guys, si Erica Estrada. Huwag nyo search. Kung gusto nyo ng free diamond, ayan, huwag nyo siyang add, tapos huwag kayo mag-message. Madam Erica, namimigay ka doon ng free diamond. Kasi totoo yun. Kaya huwag. Oo. Manali, malambot ang puso nyan. Konting PM lang. Lahat ng any skin, kahit magkano diamond, Erica is the key. Pero speaking of the key, look at that, Maki. Ang ganda na pagkapasok, ang daming pulado, sarap sa mata. Pero si Maki, tinatakasan lang. Oo, men, actually, dalawa yung nakatakas doon. Pati si Taiga, buhay pa. Dalawang HP na lang yan natira sa kanya kanina. Hindi enough yung naging putok nung first kill ni Kuya Clark. And tumabla pa yung ating laro dito, pare ko. Again, parang game 2. Oo. Nang...
ng laro kanina. Actually, ay sa tingin ko para sa no connection, I suggest dahil may immortality na si Kuya Kido, kumuha na sila ng mga risky plays eh. Kaso ang problema, mahirap din kasi alam mo 'yon, elimination game eh. So ayaw mo talaga na ano, mag-risk ka ng mga plays na todo. Gusto mo medyo safe pa rin. May ganun pa ring dating eh. Para risky whiskey, no? Oo. Oh, eto na, buwelo na naman. Vinegar pusit, kinagaya na nga with the patilim combination dito. They want this bad. Krami will fall. Ang ganda ng pektos nila doon. Now this huge downfall muna in terms of their skill para sa Infamous. Ito na yung part na kailangan nilang pumush para sa no connection. Yun ang pinaka good side lang naman. Kapag na downtime ang mga skills ng ano ng Infamous PH, no connection can get any objective na gugustuhin nila nang walang katakot-takot. Walang ano eh, walang fatal links, di ba? Oo. Walang padilim dito kay the boy. Maganda yon. Kumbaga, dapat timingin din nila yung mga skill, no? Perfect opportunity. At prop, mukhang nakinig sila sa'yo. Kasi sabi nila, ah, wala pala mga skill, sabi ni prop. Eh, di pwede tayo mag-turtle. At ganun, ginawa ng team. No connection. Hindi pa rin tapos, prop, ha? Mainit pa rin yung laban. Tapla pa din, pero ang ganda ng pitas, men. Ako, nag-apitas, ha? Yun ang sinasabi ko. Yung sabi nyo, ano, walang tao, pero may kumatok. Delegates yun, pag ganun. Binigla sila, eh. Hindi sila handa. Oo. 4-3 ang ating score, paring Manjin, with the gold lead 3,000. Si Kramer. Ito, alangan na nga rin bumaba si Janus. So, tinamoy. Alangan na siya bumaba. Oh. Kita niya. Alangan nila mga pakod. Kita niya yung kupre. Oo. Ito, sakit. Boom! Oh, my club. Kinamaan. Hindi nila mahuli. Alam mo, mahirapan na sila dito. Kasi ang problem, Hellcurt. Hellcurt malambot eh, yung link malambot. So kailangan pag papasok sila ng laban, make sure sure kill. Kasi pag hindi, may damage yung no connection eh. Pwede sila ma-burst agad eh oh. Yun, ang ganda na sustain dito ng ginawa ni ano, ni XB, X to the B. Naman nangyari sa ano, sa no connection, and pinipate lang talaga nila yung mga last kill dito. For the global presence, look at that Krami, baiting a lot of resources. What a clutch! Heal! Again! Suwabe pagka-pajok dito. Mackie, binabigat in. Apit, patalim. Disengaging. Alam mo, miscom yun. Ang laki miscom nun. Ang ganda ng pasok ni Mackie. Walang follow-up. Ang daming... Oo nga, actually. Akala niya, papalag pa yung kasama niya. Si Krami. Pero hindi na, nag-back na lang. Sa tingin ko, okay lang din eh. Kasi the main plan was to save his ally. Kaso ang problema... Actually, yung problema dito, Kuya Prop, ang no connection, mas tumaas na yung confidence boost nila. Kasi alam nila hindi mamapatay kaagad si Krami. Diba? Nabuhay siya, ilan lang yun eh. Kailangan lang ma-outplay. Kung ma-figure out nila siguro kung paano mas pumasok. Kasi okay na sila pumasok ng ano eh, ng pwedeng may sacrifice na HP. Kasi as of now, kulang pa yung damage ng Infamous eh. Diba? Hindi nila na-burst eh. Si Masha, hindi rin nila na-burst si Taiga, si Kido. Fresh pa yung ano ni Kido, yung immortality ni Kido eh. Nung pagkabili niya nito, hindi pa ata siya namamatay. Kanila lang siya namatay eh. So medyo ano na to, medyo pumapabor na para sa side ng no connection. Tama. 4K gold lead. 5-3. 9 minutes lang yung arrow doon connect, pero wala na namang follow-up. So they're trying to scout the position of no connection, Infamous PH. They're trying to get their rhythm sa ganitong sitwasyon, pero ang option na lang nila dito eh yung pagdating mismo ng mga minion sa kanilang mga pinto. 75 seconds before lumabas ang Lord, yun ang pinaka the best na hahantayin ng no connection para ma-takedown nila tong mid turret. Oh, the Lord is real. 1 minute na lang hinihintay, mga kaibigan. No connection, they want to disconnect Team Infamous PH from this game right now. Nahirapan yung Infamous Promonta, even though they have drops, even though they have the Fatal Link, even though meron na silang ultimate. Ang nangyayari yun, no connection, never pa tayo nagkaroon ng 5-on-5 na laban, prop. Ang baba ng score ngayon, no, medyo safe talaga maglaro yung dalawa. Pero again, pag na-figure out na ng no connection, ang hula ko, ha, hula ko, sa ganito, pwede talaga silang pumasok. Tama.
ang ginagawa ng Infamous kasi, tinitake time nila. Hindi nila gusto magkamali dito. Speaking of pagkakamali, dumilim na muna dito. Pinilit na ang Clash. Yung patay, ang EOTS, so face mo ulit dito. Sa bagong miyembro ng Mono Connection, Patrick, the Falling Star, will go for now and Janus. Sabi naman si Del Prado, Lembot as well. Two man down. Papalit ng isa lang. Susunod pa ata. Let's make it three. There you go. Down, fall, ang tatlong miyembro ng Infamous PH. This is a tank, a offlane, and of course, the core hero ng Infamous. Why look at, kinami ginagawa niya dito, ni Lajelo, ni Taiga, inaabangan lang niya yung buffs dito. Auto, paglabas, automatic, kukunin ko to. And that's hindi lang yung buff, hindi lang yung buff, pati yung Lord. This time, doon pumasok yung sinasabi natin kanina, Prof, na, di ba, pwede na sila mag-take ng risky plays. Kasi as of now, kulang yung damage ng Infamous. Yun na yung pinakamagandang clash na magagawa ng Infamous sa ganitong sitwasyon. Combo with the Fatal Link, combo with the Avatar of Guardian. Dalawa yung nahuli, tatlo yung nahuli. Pero the problem, wala silang napatay. Kasi nga, yung Masha kanina, na-figure nila, hindi na first mag-isa. What if pa kaya yung makukunat na kalaban? Oh. Hindi lang din, Fatal Links yun eh. Pati pala yung Steel of Tempest, tumama sa madami. And it's looking bad for Team Infamous right now. No connection with the Lord. Again, mas madadagdagan pa yung confidence nila pumasok. So sa tingin ko, pwede pa nila ulit pasukan ng pasukan. Tama, tama. Now, alam mo, sa totoo lang, maganda yung farm ni Fernandez eh. Kung titignan mo, siya ang highest network. Si Edward. Ang problema, yung mga items niya, hindi niya makaipalo. Hindi siya makapalo eh. Ang gaalangan siya, kasi kailangan niya ma-burst. Eh, ang i-burst niya, si Valir. Pag-burst mo kay Valir, susunod mong target, parang ang hirap na. Oo. Diba? Hindi mo si mabibigla si Taiga, oh, ang katirin ni Krami, lang unang naman ni Maki. Oh. Yung option niya, very limited. Ayun na, dumilim na. Look at that. Diba? Right after the burst, this is the uptime ng no connection to go move forward. And Tempest of Blades, kumunek and Maki will fall. Walang frontline. As of now, ang no connection going in, tinamaan pa ng Avatar of the Guardian, napitas na ang Helper sa kabilang side, and Torre will fall, and susunod pa dito, si Clark, ang daming pulado, tumatakbo na, si Ramses, ayun, nahuli pa, si trying to lock, Lembot down, Flicker out, breaking fireball, yun na si Janus, sa kabilang ano, sa kabilang bakod, tropang bakod, talo na dito, disengage siya muna. Ladies and gentlemen, no connection dito. Si Maki lang inamatay. Mission accomplished, pero sina Fernandez namatay. Prop, yung sinabi mo kanina, walang mapapatay si Fernandez agad-agad. Mukhang nangyayari na nga. Yung si Krami, sinubukan niya kanina patayin ng kanyang combo, pero may natira pang isang life bar. And bitin pa, 10 bits pa talaga. Then, kahit yung Valir dito, pili ko di niya mapapatay agad. Kasi pwede siya itulak. Tapos may immortality si Patrick. So, mahihirapan talaga siya. Kailangan niya makahuni siguro ng dalawa o tatlo sa Petrify. Tapos, mag-deadly poison stinger, makombo din ni Janus para makapatay sila kagad. Kasi ang problema dito, makukunat na eh. Yung no connection eh, mahirap na. Hindi sila makunat pala. Mataas yung mobility ng no connection. Nakakaligtas sila. Diba? Oo, may mga bleeder. Hindi nila mahuli agad eh. Tama, tama. Isa pa dito gawin talaga dapat maka-free or maka-doon sa likod manggaling to si Helper. Yun ang pinaka-best na nakikita ko para makabalik sa larong to. 88 ang ating score. This is a very low score. Around 14 minutes of the game habang ubus na halos ang Torre dito ng Infamous PH. Binabantayan ko lang yung camera ko. Nakatuto kay Anik, kay Dapuy. Kay Dapuy, eh. Oo nga, eh. Talaga lang ang pagiging dito, eh. Parang siya ang magiging make or break. Kailangan niya plumang. Kaso ang hirap eh. Oo. Hindi siya makaka-normaling dito kay ano eh. Kay Krami. May ano to eh. Ang tawag dun yung disable ano. May disarm. Oo, may disarm. Hindi ka nga makaka-normaling. Madi-disarm eh. Kahit nga yung link eh. Pag pumasok, pwede mo i-disarm eh. Oo. Kumbaga na ano ka, na-strip ka dito ng rogue. Ayun na! Kinabita na dito. Hindi ata maganda pagpasok ni Lembot. Avatar of the Guardian. Suwabe. Sana hindi lang sumakto. Clark, ang ganda ng ano dito, ng revenge ng no connection. Kumunek na nga dito. Napapanalo nito. Pulado. Kasi question mark. Wala. Walang question mark, pero nakapatay ng isang side ng no connection. And they now want to end this game. The Lord
is now online. Pero si Kuya Kido buhay pa din at tamang paypay lang. Tamang paypay lang ng flame thrower sa loob ng base. This is the game for the taking ng no connection. Kido na Peraga Armor will pop away. Pero it's okay kasi meron pa siyang immortality. Tapos ngayon, no connection. Sabi nila, dito na tayo, mga bestie. Kay Lordy. There you go. Alam mo, kaya pa makabalik. Ang mangyayari dyan, ang kailangan tumama dito, yung fatal links ng Ilemon. Okay? Once ang fatal links dyan, and ma-avatar of the guardian, baliktad yan larong yan. Yun lang. Yun lang ang kailangan ni, ni Lembot makahuli ng tatlong hero. Okay, tatlong hero kailangan hulihin ni Atlas dito. Oo. And ma-avatar of the guardian na perfect ni Clark, yung tatlong nahuli din ni Lembot, kayang tapusin ni Janus tsaka ni The Boy. Ito ang laban ng Boy. Oo, yun lang. Mas, si Lembot lang ang tumingin magiging susi ng last class na to. Is the last lipunan. Do or die to. Ito nga pasok ng Lord na to. Kaso sa tingin ko napakahirap ng napakahirap. Ayun na. Kailangan gawin. Probi. Ito na nga. Hop! Ayun na nakapile. Tapos na. Parang nawalan sila ng laban doon. Hinihintay ko yung mga skill. Nawala. Nawala yung question mark. Oo. Oh.